Hallelujah, praise the Lord po sa bawat isang nasa kanika nilang mga tahanan. Sama-sama po tayong muling umawit, papurihan at dakilain ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah, sige po, papurihan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Pinago, kaya't aawit sa'yo.
talaga, Lord God, na magpuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, sapagkat ikay tapat, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Lord God, ay tunay at hindi nagmamali, Lord God. Sa iyong dakilang katapatan, Panginoon, kaya kami ay naririto, Lord God, nagpupuri at sumasamba tanging sa iyo lamang, O Diyos. Maging sa kabila ng aking
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga oras na ito sa atin pong gawain online dito po sa JicaChurch. I hope and pray that everyone is doing well sa mga oras pong ito. At ngayon po ay dadako po tayo sa salita ng Panginoon. And we will continue to study the book of Revelation. Alam niyo po, we are getting to the most exciting part of this book of the Bible. And ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral po natin ng book of Revelation. At nandito na po tayo sa chapter 20. Because last week, we already finished chapter 19. And sa abot po ng ating makakaya, sa tulong at biyaya po ng Diyos, sinusubukan po natin gawing simple po yung paliwanag ng book of Revelation para mas lalo pong madali po nating maintindihan. Kasi kung tutusin po, hindi po siya ganun kasimple intindihin. But praise be to God, I hope and pray that we will be able to absorb more of it. Okay? So kasi po ang pag-aaral ng book of Revelation sa totoo lang po ay isang matagal na pag-aaral. And according sa isa pong pastor, itong Revelation chapter 20, ito pong pag-aaralan natin, alone ha, Revelation chapter 20 alone would take two months or more na pag-aaral. And kung mas magpapakalalim pa po tayo, it will be information overload talaga. And praise be to God, kasi kahit papano po, we were able to go through the book of Revelation beginning in chapter 1 hanggang dito po sa chapter 20. And we will continue hanggang sa matapos po natin ang buong book. Pero salamat po sa Diyos, sa tulong ng Holy Spirit, we were able to study it. We were able to be blessed as we received the Word of God. At para dito sa chapter 20, pag-aaralan lang natin ito, titignan lang po natin yung mga major highlights po nitong chapter 20. And hindi po katulad ng ibang chapters ng Book of Revelation na verse by verse or minsan line by line po natin ginagawa yung ating pag-aaral or pag-explain. Dito po, mas iibahin po natin yung approach. Mas gagawin po natin siyang per topic, parang ganun. Babasahin pa rin natin siya verse by verse. Pero dito po sa part na ito ng Bible, pag titignan natin, di ba? Pag tinignan nyo yung Bible ninyo, hinati po ang chapter 20 sa tatlong parts. Nakalagay dyan, kasi doon sa nakita kong Bible, merong nakalagay doon, The Thousand Years. Yun yung unang title. So, yung thousand years na yon, or yung also known as the millennium, or the millennial reign of Christ. Tapos yung judgment of Satan, at saka yung judgment of the dead. Pero kung babasahin nyo po siya, masyado siyang inumpress, at saka marami pa siyang topics na pwedeng pag-aralan na napapaloob po sa chapter 20. So ito po yung chapter na kinumpress talaga, pero pag in-expound mo, sobrang lawak niya. Kaya po mga kapatid, let us pay close attention po sa pakikinig po ng Word of God as we study chapter 20. Hindi po natin siya matatapos ngayon kasi sinasabi ko po sa inyo that this will be, hati-hatiin po natin. Today, I'm going to give you an overview of what we will expect sa chapter pong ito, sa chapter 20. Pero mas magfo-focus po tayo sa millennial reign of Christ. Okay, pero bago po ang lahat, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay pumingkit at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa oras na ito. Panginoon, we acknowledge your presence, Lord God, sa aming mga buhay. We acknowledge your presence sa gawain ito. We acknowledge your presence, Lord God, sa pag-aaral namin ng inyong mga salita o Diyos, that apart from you, we can do nothing. Apart from you, Panginoon, ay wala kaming magagawa, Panginoon. We are helpless and we are useless, Lord God. That's why, Lord, we ask for your presence to be upon us. And Lord, we entrust to you everything, Lord God, sa pag-aaral namin ng salitang ito, Panginoon, na inyong babahagi, O Diyos, sa hapong ito, sa araw na ito. Lord, kayo pong patuloy na manguna. Lukuban mo po ako ng inyong banal na presensya, maging ang bawat isang tatanggap ng inyong mga salita, O Diyos. And Lord, let the wisdom, knowledge, and understanding that comes from you be upon us, Lord God. Fill us with your presence, O Lord, as we study your word. And Lord, marami pong salamat.
Hayaan mo po, Panginoon, na makita namin or maintindihan namin kung ano yung nais mong iparating, Panginoon, sa mga salita mong iyahayag sa mga oras na ito. And we continue to declare that you must increase and I must decrease, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Let the anointing of your word be bestowed, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na makikinig at tatanggap ng inyong mga salita sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. So again today, pag-usapan po natin ang millennial reign of Christ. Pero dadaanan muna natin ang part na ito kung ano ang gagawin ni Satan kapag si Antichrist at saka ang false prophet ay itinapon na sa lake of fire. Kasi nabasa po natin last week sa chapter 19 that after the Battle of Armageddon, hindi po papatayin si Satan at saka si Antichrist at saka yung false prophet. They will be captured and they will be thrown to the lake of fire. Sila yung mauunang ibabato sa lake of fire. At yung lake of fire po na yun, yun po yung magiging eternal destiny ng lahat ng mga kampon ni Satan, maging ng mga followers ni Satan, yung mga tumanggap ng Mark of the Beast or yung 666 at saka nag-worship sa image of the beast. Ayan. And makikita po natin dito sa chapter 20 ang ilang mga bagay. Pero tignan po muna natin, basahin po muna natin ang first two verses ng Revelation chapter 20 at tignan po natin kung ano ang gagawin kay Satan. Revelation chapter 20 verses 1 to 2. Ang sabi dito, "And I saw an angel coming down of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Ang Diyos po ang pagpalain sa pagbabasa ng kanyang buhay, makapangyarihan at banal na salita. So pagkatapos po ng the Battle of Armageddon sa chapter 19, pagkatapos pong huliin at itapon si Antichrist at saka ang false prophet sa lake of fire, may angel na bababa mula sa langit. So dala niya ang susi ng abyss or ng bottomless pit at meron siyang dalang great chain. So kailangan po natin maintindihan na ang bottomless pit or abyss ay pareho lang. Kaya minsan ang tawag po dito ay bottomless pit, minsan naman ay abyss. Ay dahil ito po ay galing sa Greek word na abusos, which literally means without bottom. Okay. So ito yung lugar na kung saan yung mga demons ay nakatago or ikinukulong. At ang mga demons na ito ay takot sa lugar na ito. Meron po isang story sa Bible na kung saan makikita po natin sa Luke chapter 8 na na-meet ni Jesus Christ ang isang demon-possessed na lalaki. So ano pong nangyari? Basahin po natin, kasi nakipag-usap siya dun sa demon eh. So basahin po natin Luke chapter 8 verses 30 to 31. At makikita natin dito, yung isa sa mga sinasabi ko po na patungkol po sa abyss or sa bottomless pit. So verse 30, sabi, "Jesus asked him, 'What is your name?' 'Legion,' he replied, 'because many demons had gone into him.' Verse 31, 'And they begged,'" nagmakaawa sila, "'they begged Jesus repeatedly,'" paulit-ulit silang nagmamakaawa sa ating Panginoon Jesucristo. "'They begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss.'" Okay? Sa New Living Translation po, kasi binasa natin siya sa NIV, sa New Living Translation, ang sabi po doon, bottomless pit. So these demons are begging Jesus na huwag silang ipadala sa bottomless pit. Ito po ay isang lugar where demons are kept. Alright? So sa binasa natin, ito ngayon ng angel na may bit-bit ng susi ng bottomless pit at may dalang great chain, ay huhuliin si Satan at ikukulong siya do sa bottomless pit. Para po sa iba, hindi po posible or imposible daw po na ang isang spiritual being ay magapos sa isang iron chain. Pero kung titignan po natin, hindi naman po dinescribe dito na iron chain. Ang sinabi po dito ay great chain. And we don't know what kind of chain is that na talagang kayang gapusin or kayang i-chain nga ang mga spiritual forces. But this is something
na kakaiba. Okay, this is a great chain that can bind spiritual forces. So actually, the Bible tells us that spirits are being chained or can be chained. Pagka binasa po natin ang 2 Peter chapter 2 verse 4 at saka Jude 6, sinasabi doon, ang mga angels na nagkasala, yung mga fallen angels are now reserved in chains. So, sila po ay mananatiling nakagapos, or si Satan, until the Great White Throne Judgment, which is pag-aaralan po natin sa susunod. Tulad po na sinabi ko sa inyo, masyadong malawak po itong Revelation chapter 20. Dahil kung maaalala nyo po ng mga nakaraan, nabanggit ko po that in the book of Revelation, there will be 3 thrones. Okay, 3 thrones po ang binanggit dito sa Revelation, sa book of Revelation. Yung sa Revelation chapter 4, nabanggit na po natin yung the judgment seat of Christ. Ito po yung exciting part para po sa mga believers, para sa mga saved, para sa mga ligtas, sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa tagapagligtas. Kasi po, i-judge tayo base sa ating mga gawa. So sa Revelation chapter 4, doon pa lang, pinag-aralan na po natin few months ago that this is a very exciting kind of judgment dahil tayo po ay huhusgahan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo huhusgahan ng Diyos sa harapan ng kanyang trono base sa ating mga gawa. At ito pong klaseng judgment na ito ay hindi po huhusgahan kung ano yung mga kasalanan natin dahil tayo po ay ligtas na, tayo po ay tinubos na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay i-judge sa mga ginawa natin na kabutihan or kung ano man yung ginawa natin para sa Diyos habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa, and He will crown us, He will reward us based doon po sa mga nagawa natin. At napag-aralan po natin yan. There are 5 crowns na binanggit po sa New Testament kung ano ang crowns na ibibigay sa atin or pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Pag tayo po ay nasa judgment seat of Christ na, and hindi po nabanggit yung iba't ibang mga rewards pa, but Jesus Christ, our Lord, our God, our Savior, mentioned something like rewards sa mga iba't ibang mga bagay kapag ka ginawa natin ito in secret or ginawa natin siya for the glory of God. So, this is really very exciting. 5 lang po ang in-specified, but we don't know yet kung ano pa yung mga rewards na nakahanda para po sa mga ligtas, base po sa kung ano ang ginawa natin dito sa mundo. At yun po yung unang throne na binanggit po dito sa Book of Revelation, sa Revelation chapter 4. Yun po yung judgment seat of Christ. This is for the believers. Okay? Tapos yung 2 thrones, yung throne of glory, yung pangalawa, at saka yung great white throne judgment, ay makikita po natin dito po sa Revelation chapter 20. And yung sa throne of glory, baka ma-discuss po natin siya next week na. Probably kasabay po siya ng Great White Throne Judgment. Okay, so papaliwanag po natin kasi ito pong pagdating ng Panginoong Jesucristo, pagkabinasa niyo po yung Revelation chapter 20, sinasabi po doon na huhusgahan po yung mga tao. So the nations will be judged. The nations. So, irerelate po natin siya sa kung ano yung parable na sinabi ng Panginoong Jesucristo na paghihiwalayin yung goats at saka yung sheep. So, pag-aaralan po natin yan most probably next week. At tapos yung Great White Throne Judgment naman, yung 3 throne na binabanggit po dito sa Book of Revelation, ito naman po yung i-judge yung mga wicked dead. Okay? Tapos i-judge din sila base sa kanilang mga ginawa. And then, katulad po ng paulit-ulit kong binabanggit, maganda nga rin po paulit-ulit para maalala po natin na hindi po makikita ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, and then they will be thrown to the lake of fire. But we will talk more about that pagka narating na po natin itong mga topics na ito. Okay, about sa 2 natitirang thrones na makikita po natin dito sa Book of Revelation chapter 20. Ayan. So dito po sa ating pinag-uusapan, si Satan po ay huhulihin
igagapos at ikukulong sa abyss or bottomless pit. At itong bottomless pit ay locked and sealed. At hindi talaga siya makakatakas doon. So he will be bound into the bottomless pit for 1,000 years. Habang ang Panginoong Jesucristo po ay physically namumuno for 1,000 years or yung millennial reign of Christ dito po sa mundo, dito po sa earth. So ngayon po ay pumunta tayo sa ating main topic for today, which is the millennial reign of Christ. So makikita na natin, alam na ni Satan kung ano ang destiny niya. Kaya nga po, nangangarag na yan ngayon. Alam niya na sa end times na tayo, nagdo-double time na siya kasi wala na siyang panahon. Alam niya that there will come a time na siya po ay ikukulong sa bottomless pit. Alright. At wala ho siyang magagawa. So, wala po kayong mababasa sa Bible or kahit dito po sa Book of Revelation na word na millennium. Pero tinawag natin siyang millennium or tinatawag din siyang millennium ng mga Bible scholars dahil ang millennium po ay katumbas ng 1,000 years. Di po ba pagka sinabi nating 1 century, it is equivalent to 100 years. Pagka sinabi mong 1 decade or a decade, it means 10 years. So kaya natin siya tinawag na millennial reign of Christ ay dahil po ang sinasabi po ng Bible, it talks about 1,000 years. Okay? And now, basahin po natin ulit mula sa verse 2 at basahin po natin hanggang verse 7. Revelation chapter 20 verses 2 to 7. Ang sabi po dito, he seized the dragon, that's ancient serpent, who is the devil or Satan and bound him for 1,000 years. Verse 3, he threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Verse 4, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. So makikita natin dito yung unang throne. Ito po yung tinatawag na throne of glory. Ayan. Sabi dito, on which were seated those who had been given authority to judge. And according to some Bible scholars, ito pong may authority to judge are the saints. And some of them are saying na ito po yung mga apostles. And nakita natin dito, sabi, and I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word. So they had not worshipped the beast. Ito po yung mga martyrs na during the tribulation period, they were beheaded because they did not accept the mark of the beast. Ayan, so nakasama rin sila dito. And they came to life and regained with Christ, and reigned with Christ for 1,000 years. Ayan. And then, sabi dito sa verse 5, ayan, so, yung resurrection po, we will be talking about that next week. Okay, para hindi po, sama-sama sa isang topic. Ayan, medyo, rin po kasi yung topic ng resurrection. So, iniisip ko po, medyo maano to eh. Itong pagbinasa mo, parang maikli lang siyang Revelation, itong Revelation chapter 20. Kaya lang po, pagka pinuntahan mo na, in-expound mo na, masyado na pong malawak. So, pag-usapan po natin yung about sa dalawang klase ng resurrection next week. Ayan, pati yung sa thrones. Okay, and then sabi dito sa verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. So, ang sabi, yung iba nag-resurrect. Okay, pero the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. Okay? And katulad po ng binanggit ko kanina, just to give you an idea kung bakit yung iba hindi nag-resurrect, bakit kailangan matapos muna yung 1,000 years
bago sila mag-resurrect, dahil ito po yung mga wicked dead. Ito po yung mga hindi ligtas. So, nasaan po sila during the millennial reign of Christ? Sila po ay nasa place of torment. Okay, hindi pa po yun yung lake of fire, pero ito po ay nasa, ano sila, nasa abode na place of torment. Kung saan po yung mga unsaved sa mga oras na ito ay nandoon. Wherein tinatawag natin siya madalas na hell. So, nasa hell po sila or Hades na tinatawag. Hindi pa ito yung lake of fire talaga, ha? Pero ito po yung temporary na place of torment para po sa mga unsaved. So, hindi pa po sila nag-resurrect. Magre-resurrect po sila, i-explain po natin yan next week. Magre-resurrect po sila pagdating na ng millennial reign of Christ dahil haharap na po sila sa Great White Throne Judgment. Okay. So, yun po yung sinasabi sa verse 5. And then, sabi sa verse 6, blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Hallelujah. Ang Diyos po ang pagpalain sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ayan. So, ayan po. Yung mga saints, blessed and holy are those who share in the first resurrection. And, di ba po yung first resurrection na banggit po natin, na pag-aralan po natin ng rapture, di po ba? That during the rapture, the dead in Christ will rise first. And then, yung mga nabubuhay pa will be caught up together with them. We will meet the Lord in the air and we will be with Him forever. So, yun po ang first resurrection. Sabi ko na, next week ko na babanggitin. Pero binanggit ko pa rin ngayon. Pero next week, we will talk more about that po. Ayan. So, sa madaling sabi, yung unang nag-resurrect muna ay yung mga ligtas. Ngayon, kung papansin ninyo sa binasa po natin ang phrase, 1,000 years. Kung naobserbahan nyo po, binanggit po siya dito 6 times. Dito po sa Revelation chapter 20, 6 na beses po siyang binanggit na ibig sabihin, ini-emphasize po na ang 1,000 years ay ito talaga yung period of time na paghaharian ng Panginoon or magrurule ang Panginoon dito sa mundo, dito mismo sa earth, physically. Okay? Kaya natin siya tinawag na millennium. Ang millennium po ay galing po sa isang Latin word. Okay? Actually, compound words po siya. Yung una, yung mila, which means 1,000. Tapos yung anum naman is years or year. Diba kapag sinabi natin na 3,000, diba 3,000 po yun. O kaya pag sinabing 10,000, 10,000. Kasi po, nakuha po natin yan sa Latin. Okay? Pati yung word na anum, pag sinabi mong per anum, ibig sabihin per year. So, yun po yun. So, mila and then anum. So, doon po na derive yung salitang millennium. Ayan, 1,000 years. Kaya po, itong 1,000 years na tinutukoy sa chapter 20 ay tinatawag po natin na millennium or the millennial reign of Christ. So, don't look for the word millennium in your Bible. Vocabulary lang po yan na commonly ginagamit ng mga Bible scholars at inadapt na po natin dahil sa word na 1,000 years. Anyway, so after ng 1,000 years, we will find out kung ano ang mangyayari. Kaya po, hindi pa kasi tapos to eh. Kasi kaya nga po meron pang the rest of Revelation chapter 20, 21, and 22. Alright? At kung pag-aaralan po natin ng Bible, napakarami pong prophecies. Ang dami talaga. Kaya po, bibigyan ko na lang po kayo ng mga ilang examples. Pati nga po yung ano eh, yung characteristics po ng millennial kingdom, ang haba po niya, kung titignan natin, ang haba po ng pag-aaral. Kahit tulad ng sinabi ko, it will take months. Kasi ang dami rin mga verses. So, pipili na lang po tayo ng mga ilang mga katangian or ilang mga verses po na pwede nating ibanggit sa mga oras na ito. Ayan, so, dito kapag binasa natin, yung Revelation chapter 20, hindi po nakadetalye kung ano mangyayari sa kabuuan po
ng 1,000 years. Pero marami pong prophecies na kung titignan natin ay makikita po natin sa Old Testament. Even the prophets in the Old Testament po ay pinakitaan po ng vision, ng prophecy na kung ano ang mangyayari during the millennial kingdom. So ano kaya mangyayari dito sa mundo during the millennial period kapag nag-reign na ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo? Ephesians chapter 1 verse 10 gives us a clue. Okay, ano pong sabi sa Ephesians chapter 1 verse 10 sa King James Version? Ang sabi, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Yan, praise God. So, napag-aralan po natin few months ago na merong iba't ibang klase ng dispensation period. So, iba-iba po ang turo tungkol sa dispensation period. Yung iba nagtuturo na merong tatlong dispensation period, yung iba lima, merong pito, meron ding walo. Pero ang pinaka-standard po ay yung pito. At re-reviewin po natin ito kasi mga ilang buwan na rin po nakakalipas kung ano-ano po yung pitong dispensation period para just in case makalimutan nyo po, mahalaga po na ma-review po natin. Okay? Bakit po natin re-reviewin ito? Para magkaroon tayo ng idea at saka kasama po kasi yung millennial kingdom dispensation doon po sa pitong dispensation periods. Okay, re-reviewin ko po ang bawat isa sa atin kung ano yung pinag-aralan natin noon. Ang unang dispensation period po is yung innocence, the dispensation of innocence under the probation prior to the fall. So bago yung fall of man, yun po yung dispensation of innocence. Natapos po siya dun sa Garden of Eden. Ang tawag po ng iba dito ay Adamic period or dispensation of Adamic covenant or Adamic law. Okay, ang pangalawa naman po ay conscience, the dispensation of conscience. So mula sa fall of man hanggang sa great flood. Ayun po, yun po yung dispensation of conscience. Mula sa fall of man hanggang sa the great flood. Tapos sa pangatlo, the dispensation of human government. Pagkatapos ng Great Flood, humanity is responsible to enact the death penalty. Tapos nagtatapos po siya sa Tower of Babel. Ayan, so pagkatapos po ng Great Flood, natapos po siya sa dispersion sa Tower of Babel. Ang tawag po ng iba dito ay Noahide Law. In reference to this dispensation period. So, yan po yung pangatlo, the dispensation of human government. Ang pang-apat naman po is the dispensation of promise. Ito pong period na ito ay mula kay Abraham hanggang kay Moses. So, nag-end po ito sa kanilang refusal, yung 40 years po ng unbelief nila sa wilderness, na unbelief na makapasok sa Promised Land. Ang tawag po ng iba dito ay Abrahamic Law or Abrahamic Covenant in reference to this dispensation. Pero sa madaling salita, ang tawag po dito ay the dispensation of promise. Ito pong period of time na ito. Ang panglima ay the dispensation of law. So mula kay Moses hanggang sa crucifixion ng Panginoong Jesucristo, yun po yung dispensation of law. Natapos po siya sa pag-scatter ng Israel noong 70 AD. And ang term po ng iba dito ay Mosaic Law in reference to this dispensation period. So ang tawag po nila dito ay dispensation of law. Ngayon po, ang kinalalagyan nating dispensation period ay ang tinatawag na the dispensation of grace. So mula sa cross hanggang sa rapture of the church. And the rapture is followed by the wrath of God constituting the great tribulation. So ang tawag ng iba dito, age of grace or the church age. Ayan po yung tawag nila. So pagka sinabing the church age, o kaya naman age of grace, nandito po tayo sa dispensation of grace. Ayan, kaya po, ulitin ko, baka po nakakalimutan nyo na po yung pinag-aralan natin noong nakaraan.
Kapag sinabi po natin nasa end times na tayo, hindi po ibig sabihin nun na talagang katapusan na ng mundo or katapusan na ng lahat. End times, ibig sabihin matatapos na itong dispensation period na to dahil papasok na tayo sa susunod na dispensation period. Alright, so ang pangpito pong dispensation period ay yung tinatawag na the dispensation of the millennial kingdom. Ito po yung tinatawag nating 1,000 years or 1,000-year reign of Christ on earth, centered in Jerusalem, ending with God's judgment on final rebellion. So saan po siya matatapos? Matatapos po siya after 1,000 years na kung saan ay magkakaroon po ng Great White Throne Judgment, huhusgahan po yung mga hindi maliligtas and they will be thrown into the lake of fire. Ayan, so kailangan po nating maintindihan na ang mga promises ng Lord ay hindi limited sa dispensation of promise lang. Ang kailangan po nating maintindihan din na yung biyaya ng Lord ay hindi nakalimit lang sa dispensation of grace lang. Okay? Ang pag sinabi po kasing dispensation, it is the way of God na kung paano siya mag-rule. Okay? Dispensation is the way God rules during certain periods of history or time. So, sa bawat dispensation period po kasi, magkakaiba ang paraan ng Diyos kung paano siya nag-rule. Okay? Ngayon, kaya kapag minensyon natin, ulitin ko ha, pag sinabi natin na end times, ibig pong sabihin nun, matatapos na itong dispensation period na to. Okay? Hindi po ibig sabihin na everything will no longer exist. Hindi po ganun. Okay? So, matatapos lang ang dispensation period na ito. So, again, babalik tayo sa sinabi ko kanina, ang pamamaraan po ng rule ng Diyos ng panahon ni Abraham ay iba sa panahon ni Moses at iba rin po sa panahon ng pagdating ng Panginoon Jesucristo or Adam, magkaiba yung kay Adam, magkaiba yung kay Moses, magkaiba yung sa panahon ng Panginoon, magkaiba sa panahon natin ngayon at magiging iba rin po pagdating ng millennial reign of Christ. Okay? Kailangan po nating maintindihan that God does not rule in the same way. Hindi ho pare-pareho. Sa iba't ibang dispensation periods, iba-iba ang way ng pag-rule ng Panginoon. Depende sa panahon at depende po sa mga certain factors. Okay, hindi po ito unfair. Actually, kahit po tayo ginagawa natin to sa ating mga anak. Ito po yung matagal ko nang sinasabi ano po sa pag-aaral natin ng Book of Revelation. Magbibigay po ako ng mga basic examples para mas madali po nating maintindihan. Okay, ang mga rules po natin ay nagbabago as our children grows and grow mature. Tama po ba? Depende po sa stage ng kanilang edad. Let me give you an example. Tama po ba na umihi o dumumi sa inyong salawal? Siyempre hindi po, di ba? Hindi po tama na dumumi ka or umihi sa iyong salawal. Hindi tamang gawin yon. Pero, kapag babies pa lang, they can poop anytime, anywhere. Wala, hindi mo sila pwedeng pagsabihin, hindi mo sila pwedeng pagalitan, di po ba? Kasi mga babies yan eh. Kaya nilalagyan natin sila ng diapers kasi they can poop anytime and anywhere they want. Ayan, bakit po? Kasi wala silang alam, hindi pa nila kaya. And during that dispensation, you allow that to happen. Okay, during that dispensation period or that stage, inaalaw po natin. Pero kapag 12 years old na yan at hinahayaan pa rin natin na gawin niya yon, something is wrong. Okay, because now they are in a different situation. They are in a different dispensation. Mang malalaki na sila eh. Okay po ba? Isang example lang po yun. So, kasi mature na sila at dapat alam na nila na hindi po appropriate na dumumi or umihi sa kanilang salawal kapag nasa edad ka na. Okay? Ganon din po sa ating Diyos. Nagbabago po ang kanyang way of rule dahil dapat nating maintindihan na ang Bible po ay hindi binigay sa tao all at the same time. Ano po ibig sabihin nun? Meron kasing tinatawag na progressive revelation. Pag sinabing progressive revelation, sa panahon po natin ngayon, kasi meron tayong Bible mula Genesis to Revelation. Okay?
sa panahon po natin ngayon yun. Pero dati, ang meron lang sila mula Genesis hanggang Deuteronomy. Bago nga si Adam, wala pang ang Bible nun eh. Di po ba? So, may period of time na wala pa yung four Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, John. May period of time na wala pa yung epistles or yung letters ni Paul to the churches. Di po ba? Kaya po, dapat nating maintindihan na iba't ibang dispensation periods at iba-iba rin ang way ng pag-rule ng Panginoon. Dahil po, meron tinatawag na progressive revelation. Yung revelation na meron tayo sa panahon natin ngayon ay hindi katulad ng mga revelation ng mga panahon nila Abraham, di ba? Kasi wala pa naman sila Paul noon. Wala pa si Jesus Christ during that time. Alright? So dapat maintindihan po natin. At kanina po sa binasa natin, sa Ephesians chapter 1, verse 10. Ito, tingnan po natin ha. Ano sabi dito? That in the dispensation of the fullness of times. Ayan. Sabi dito, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So, He will gather each one. Diba? He will gather together. Pag-iisahin niya tayo. Yung mga nasa langit, saka nandito sa lupa. Sabi dito, the dispensation of the fullness of times. Igagather tayo ng Panginoon sa Kristo. Ano ang dispensation of fullness of times? Kasi importante po ito eh. Ang dispensation of the fullness of time ay tumutukoy po sa katapusan ng dispensation natin na kinabibilangan ngayon, which is the dispensation of grace. And it will be after the Battle of Armageddon. So, ano po ang mangyayari? Sabi dito, God will gather together all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So, yung mga naiwan dito, yung mga ligtas na naiwan dito, makakasama natin ulit. Okay? Yung mga na-rapture, kasama po yan eh, nabababa. Diba, in-explain ko na po nung sa Battle of Armageddon na si Jesus Christ, diba, bababa siya. Tapos, He has many crowns. Tapos, kasama niya, okay, nasa likuran niya, following Him are the saints, okay, are the armies of heaven. So, kasama ho tayo. Kasama yung mga na-rapture na bababa, babalik dito sa mundo. Ayan, pag-iisahin niya po yung mga nandito at saka yung mga nasa mundo. And ano pong magiging itsura ng 1,000 years na yon? What is it going to be like? Ayan, marami pong characteristics na mababasa po natin. Papasadahan ko na lang po. Ayan. Una po, the curse will be placed upon the earth. Pero bago ko puntahan yan, kung maaalala nyo po, Satan will be bound. Okay? Ikukulong po siya, gagapusin siya, okay, itatapon po siya sa bottomless pit, which means that there will be no demonic influence, no satanic influence during the millennial reign of Christ. Hallelujah. So, isa po sa mga unang mararanasan po ng mundo, during the millennial reign of Christ, the curse that was placed upon the earth will be removed. Aalisin yung curse na meron ng mundo na nagsimula sa Genesis chapter 3 ay mawawala, including yung mga animals, magiging maamo sila, hindi na sila magiging mapanakit, hindi na rin sila magiging carnivores, magiging herbivores na po sila. Ang kakainin na lang nila mga grass, mga plants. Alam niyo po ba nung nilikha po ng Panginoon ng ating Diyos, ang mga animals, they are originally herbivores. Ibig sabihin, mga halaman lang talaga kinakain nila. Hindi katulad ng mga nakikita natin ngayon, pumapatay sila ng ibang hayop tapos kakainin nila. But that was not the case during the creation. All the animals are eating plants or grass. Okay, paano ko po nasabi yan? Kasi po, nakasulat po yan sa Bible. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 1, verse 30. Basahin po natin. Sabi sa New Living Translation, "And I have given every plant as food for all
the wild animals. Ano sabi? I have given every plant as food. Para kanino? For all wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry along the ground, and everything that has life. And that is what happened. Alright, so ibig sabihin lahat po kumakain ng plants, mga halaman, mga prutas, mga gulay. Ayan, so hindi po mapanakit. Or hindi nananakit, hindi kumakain ng hayop, katulad ng nakikita natin ngayon, or yung alam natin ngayon, na yung mga predators, wala na hong predators during that time. Kasi po, the earth will revert back to its original condition during the creation. Ano po ibig sabihin? Wala na pong hayop na papatay ng kapwa niya hayop para kainin. So kahit yung mga leon, yung ibang mga mababangis na hayop, kakain sila ng mga damot, halaman, dahil yun po talaga yung kinakain nila during the creation. Ngayon po, Prophet Isaiah had this vision, had this prophecy of what is going to be like pagdating po ng millennial reign of Christ. Mababasa po natin yan sa Isaiah chapter 11 verses 6 to 9. Nabasa ko na po ito nung nakaraan, pero nice ko pong basahin ulit sa inyo para po maalala ninyo na ganito po kaganda, ganito po kaayos, at ganito po magiging kondisyon ng earth during the millennial reign of Christ. Sabi sa verse 6, "In that day, the wolf and the lamb will live together. The leopard will lie down with the baby goat. The calf and the yearling will be safe with the lion. And the little child will lead them all." Diba? Kahit yung mga bata, they are safe. The little children will be safe dun sa mga any kinds of animals. Sa 7, the cow will graze near the bear. Yan. The cow will graze near the bear. The cub and the calf will lie down together. Yan. The lion will eat hay like a cow. So, babalik talaga sa dati. Ito yung prophecy na binigay ng Lord kay Prophet Isaiah. Verse 8, "The baby will play safely near the hole of a cobra. Yes, a little child will put its hand in a nest of a deadly snake without harm. Nothing will hurt or destroy in all my holy mountain, for as the waters fill the sea, so the earth will be filled with the people who know the Lord." Hallelujah. So this world, during the millennial reign of Christ, will be a safe place. Kahit maka-encounter tayo ng mga leon, ng mga cobra, ng mga bears, at kung ano-ano pa mga alam natin ng mga mababangis na hayop sa panahon natin ngayon, they will be harmless during that time. At hindi na sila magpapatayan, at mag-aano po sila. They will just eat plants or grass. Pangalawang mangyayari po sa millennial reign of Christ, there will be no sickness or disease. Hallelujah. Si Prophet Isaiah po ay nag-prophesy sa kung ano mangyayari during this millennium. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 33 verse 24, "The people of Israel will no longer say, 'We are sick and helpless,' for the Lord will forgive their sins." In other words, He will remove the curse. Hallelujah. So, hindi na po magkakaroon ng mga sakit at karamdaman. It will be a very safe place. Hallelujah. And then, pangatlo po, every deformity will be healed. So, yung mga may diferensya sa katawan, aayusin po yan ng Lord. Okay, magiging maayos po yan. Yung mga bulag, yung mga pilay, aayusin po ng Lord dyan. So sa pangatlo, every deformity will be healed. Yung mga diferensya sa pangangatawan ay magiging maayos. Yung mga bulag, makakita. Yung mga hindi makapagsalita, makakapagsalita. Yung mga pilay, aayos po yung katawan. Yung mga deformities, mawawala po. Ano pong sabi ng Isaiah chapter 29 verse 18? "In that day, the deaf will hear words, read from a book. The blind will see through the gloom and darkness." Hallelujah. So,
There will be no deformities. Aayusin talaga ng Diyos yung mga diferensya sa katawan. Ayan. Yung pang-apat po, there will be freedom from oppression. Ibig sabihin, wala na yung social, wala na yung political oppression. Malaya na tayo sa mga ganon. Ayan, ano po yung sabi ng Isaiah chapter 14 verses 3 to 7? On the day the Lord gives you relief from your suffering and turmoil and from the harsh labor forced on you, you will take up this taunt against the king of Babylon. Diba, sino po ba yung Babylon? Diba, it is the revived Roman Empire. Sino po ba yung king of Babylon? It is Antichrist. Ayan. How the oppressor has come to an end. How his fury has ended. The Lord has broken the rod of the wicked, the scepter of the rulers, which in anger struck down people with unceasing blows, and in fury subdued nations with relentless aggression. All the lands are at rest and at peace. They break into singing. Purihin po ang Panginoon. So, mawawalan po ng social or political oppression. Wala pong magiging gera, walang magiging labanan. It will be a very peaceful environment, a very perfect environment po. Ayan. Bakit po? Kasi ang Panginoong Kristo po ang nagro-rule, ang magro-rule dito sa mundo. Alright. Tapos may iba pa pong mga ano eh, may iba pang mga details na kung ano po ang dapat natin expect na makikita natin and what it's going to be like pagdating po ng millennial reign of Christ. So, sino po ulit yung magro-rule? The person of Jesus Christ on the throne of David. King David reigns as prince under Christ. Ayan, marami pong mga ano dito eh. Maraming mga verses. And I'll just give it to you kung hihingin nyo po sa mga members natin ng JicaChurch. Sobrang dami po talaga mga references at sa mga verses. Ayan. But the bottom line is the Lord God Jesus Christ will rule. Okay? God will rule. Specifically, Jesus Christ will rule, will reign here on earth for 1,000 years. Ayan. So, ang universal rule ng Panginoong Kristo, Christ's rule will extend both spiritually and literally over the entire earth. Ulitin ko po ha. So, ang rule po ng Panginoong Kristo dito sa mundo during the millennial reign of Christ will be both extended, both spiritually and literally. So, siya talagang maghahari sa lahat. Napakaganda po, no? Hallelujah. Ayan. So, ang seat of government po ng Panginoong Kristo will be the earthly Jerusalem. So, ito po ay marerestore, ibibless, and it will be greatly expanded to serve as seat of government and worship. Ayan. So, marami pong mga Bible verses dito. I'll just send it to you. Ayan. Ano pong magiging global environment? Ano pong magiging global environment during the time? The heavens and earth will be renewed to restore the creation to Eden-like. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, marirevert back siya kung paano siya na-create during the creation. Eden-like conditions and repair the damage from man's long reign of abuse and the judgments of the tribulation period. Katulad po na nabanggit ko nung nakaraan, bakit po mahalaga na yung judgment? Kasi may purpose po ang judgment. Hindi po magpapadala ng judgment ang Diyos nang wala lang, dahil lang galit siya or dahil trip niya lang. Hindi po. Okay, kaya po magpapadala ng judgment ang Diyos. Isa po sa mga napag-aralan natin na reasons kung bakit at kung ano ang purpose niya ay dahil po para i-restore ang isang bagay or ang isang tao. Okay, konting pag-uusap lang po about sa judgment. Di ba po, sabi ko sa inyo, pagka ginudge tayo ng Lord, ngayon bilang mga believers, we are being disciplined by God. Bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Para i-restore tayo or para hubugin tayo, para i-restore yung ating character.
i-restore yung character natin para mas lalo tayong maging katulad ng Diyos. Okay? Yung ugali ng Panginoon, yung kanyang character. Ayan. So, ganun din po ang gagawin niya during the tribulation period. God is going to send judgments, plagues, para po i-restore itong mundong ito. Hallelujah. Kasi po, na-abuse po ang mundo and it will be restored. Katulad po nung, sabi doon, Eden-like. Ayan. Katulad po nung kung paano siya na-create dati, it will be restored back to its condition. Talagang i-re-repair po ang mundo. And then, ayan, the earth will be fruitful and men will enjoy the fruits of their labor. Ayan, marami rin pong verses patungkol dito. Ngayon, baka isipin niyo dahil si Lord nang nagre-rain, parang pa-relax-relax na lang. Okay, we will be very productive po. Okay, hindi po ito yung panahon na parang pwede na tayong tamarin or kung ano man. Magiging productive po tayo dito. At kung mababasa po natin ang salita ng Diyos, there are so many Bible verses that talks about it, that during the millennial reign of Christ, the earth will be fruitful, very fruitful, and men will enjoy the fruit of their labors. Hallelujah. So kung nararamdaman mo, hindi ka well compensated or parang hindi mo na-enjoy talaga yung pinaghirapan mo, di ba? During the millennial reign of Christ, kung ano pong pinagtrabahuan natin, kung ano yung mga ginawa natin, we will enjoy the fruit of our labors. Kasi nga po, walang injustice eh, walang oppression eh. Di po ba? Walang kung ano-ano mga anomalya. Talagang ano, we will enjoy it fully, abundantly. Hallelujah. So yung peace, yung kapayapaan po, all implements of war will be destroyed in favor of implements of productivity. Nations will no longer go to war. Disagreements between nations will be judged by Christ from Jerusalem. Ayan. So, yung peace, there will be total peace. Ayan. And hindi na natin kakailanganin ng mga sundalo during that time. Talagang ano, magiging peaceful po because Jesus Christ will rule spiritually and literally. So malamang sa malamang, kahit po ako naniniwala na hindi na natin kakailanganin ng mga police at that time. Okay? Personally, ayun pong paniniwala ko. Kasi spiritually, talagang mapupuno po, ang sabi doon, mapupuno ang buong mundo ng mga tao that knows the Lord. Amen? Hallelujah. Ayan, and then, pagdating po sa worship, a temple will stand in Jerusalem and all the nations will go up to Jerusalem to feast, to the Feast of Tabernacles. Sacrificial offerings will be resumed. Ayan, and ulitin ko po, it will be ano talagang matindi yung experience ng worship nito. Kasi kung dito pa lang nung actually, halimbawa, last year, di ba, na-experience natin na mag-worship talaga sa Lord, or this year lang, early this year, punta tayo ng mga churches, tapos talagang blessed na tayo sa pag-worship sa Lord. How much more kapag nakikita na natin ng Panginoon, di po ba? It will be a really different experience to worship the Lord Jesus Christ physically. Hallelujah. Praise God. Napakasaya po, napakasarap ng feeling nun. Hallelujah. Praise God. And wala pong demonic influence, di ba? Satan will be bound in the abyss and the demons will be imprisoned. Ayan. So, wala pong ano, walang tawag dito, walang satanic, walang demonic influence. And we will really be enjoying the presence of the Lord dito po sa mundo. Kung paano siya mag-rule, kung paano wala ng injustice, kung paano magiging peaceful. Amen po ba? Ayan. So, it will be a very exciting moment, a very exciting period of time na makakasama natin ng Diyos. And kung tayo po ay na-rapture na during that time, we will reign with Him for 1,000 years. And sinasabi ko nga po, napakarami pang mga details patungkol po sa millennial reign of Christ. And we might not know, baka may iba pang mga bagay na mga magaganda na mga mysteries na doon pa lang natin may experience.
Pero rest assured that during the millennial reign of Christ, it will be a very perfect environment. Ako personally, naniniwala ako na maliban dun sa mga walang sakit, walang karamdaman, wala na yung curse. For me, wala na rin mga aksidente, di po ba? It will be a very perfect environment. At alam niyo po, kahit wala pa yung millennial reign of Christ, I encourage each and every one of us that allow and let the Lord reign over our lives. Amen? For the rest of our lives. Dito pa lang sa oras na ito, hayaan na po natin na ang Diyos ang maghari, ang Diyos ang mag-rule sa ating pong mga buhay dahil ito po ang nararapat at ito po ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Yes, it will be very exciting. Yes, it will be a perfect environment pagdating po ng millennial reign of Christ. Pero ngayon pa lang, ilagay na natin sa mga puso natin na Lord, Ikaw ang maghari sa buhay ko, Ikaw ang siyang manguna sa buhay ko, Panginoon. Because I know, Lord God, na kahit maraming pagsubok, maraming mga dinadanas na mga bagay na hindi madadali, or mga bagay na mga mahihirap dito sa mundo, if You are the King of my life, if You are the one who rules in my life, alam ko, Panginoon, hallelujah, it will be my life, my heart, my mind will be at peace. Diba? Mako-comfort yung puso natin, mako-comfort yung ating mga isipan. Dahil po si Lord ang nagrurule, hindi yung stress, hindi yung takot, hindi yung mga pangamba, hindi yung panghihina, kundi ang Diyos mismo ang nagrurule. Amen po ba? Ngayon pa lang i-exercise na natin yung authority ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po yung authority ng takot, hindi yung authority ng pangamba, hindi yung authority ng kung ano-ano mga negatibong bagay, kundi ang Diyos lamang po ang mag-rule sa atin. Praise God. Kung ngayon po sa mundong ito, nag-i-struggle pa tayo, during the millennial reign of Christ, it will be a life that is fruitful. Sabi doon, magiging fruitful po tayo. Praise God. At si Lord na po yung mag-rule sa atin. So, it will be a promise, a very promising moment po para sa ating lahat. Praise God. Dahil ang Diyos po natin, ang siya na talagang may control ng lahat ng bagay. Praise the Lord. And let us continue to surrender our lives daily sa paghahari po ng ating Panginoon. Dahil siya lang po ang makakapaghari sa atin ng maganda. Siya lang po makakapag-guide sa atin. Siya lang po talaga yung makakapag, tawag dito, siya lang po yung talagang makakapagturo sa atin ng mga magagandang bagay sa ating mga buhay. Praise God. So, wala na pong ibang makakapag-manage po ng buhay natin ng pinakamaayos at pinakamaganda kundi ang ating Panginoon Jesucristo. As Christians, as believers of Jesus Christ, we must always put into our hearts and into our minds na si Lord dapat ang mag-rule sa ating mga buhay. Yes, it is very exciting pagdating ng millennial reign of Christ. Pero ngayon pa lang mga kapatid, hayaan po natin na si Lord lang talaga ang maghari sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. And naniniwala po ko na pag ang Diyos ang naghari sa ating mga buhay, hindi po natin ito pagsisisihan. But God will continually work everything for His good. Hallelujah. Aayusin niya unti-unti yung mga bagay na mga... Minsan nga, hindi lang unti-unti, biglaan eh. We don't know kung paano talaga kumilos ang Lord. But just surrender everything to God in every aspects of our life. Our lives, yung finances natin, yung emotions natin. Dito po sa mundo, alam po natin, di ba, na talagang mahirap, pahirap ng pahirap ang kalagayan po ng mundo, especially pag malapit na pong dumating ang Panginoon. Tandaan po natin, siguro po dito ako magtatapos. Kapag kasi dinescribe sa Matthew chapter 24, na pag malapit nang dumating ang Panginoon, there will be signs, there will be earthquakes, there will be famines, there will be wars and rumors of wars. At ang sabi doon, these are just the beginning of birth pains. Huling illustration na lang po, that
pag malapit nang dumating ang Panginoon, sabi doon parang isang babaeng manganganak, birth pains. Alam po natin na habang papalapit ng papalapit yung paglabas ng baby sa sinapupunan po ng nanay, mas lalong sumasakit, mas lalong tumitindi, mas lalong dumadalas po ang paghilab ng tiyan, yung pagkirot ng tiyan. Pero pagkatapos po nun, it will be a very promising gift dahil lalabas po yung baby. At lahat po ng pain, lahat po, di ba? Sabi ng mga nanay, hindi naman po ako nanay, pero kung kayo po ay nanay na nagdala po ng baby sa inyong sinapupunan for 9 months, yung iba sa inyo, hindi lang 9 months kasi marami kayong anak. Di ba, paglabas ng baby, yung struggles, yung pain, yung puyat, yung pagod, nung mga nakalipas na 9 months, paglabas ng baby, di ba po, napakaganda. At naniniwala po ako na kahit pahirap ng pahirap, pasakit ng pasakit, patindi ng patindi, ang sitwasyon, ang kalagayan ng mundong ito, huwag ho tayong mawawala ng pag-asa, because when we meet the Lord Jesus Christ, when that appointed time, when that season comes, na kapag ka na-meet na natin ang Lord in the air, to be with Him forever, lahat po ng mga pains, lahat ng mga luha, lahat ng mga bagay na iniinda natin dito sa mundo, ay papawiing lahat ng ating Panginoon, dahil makakasama na ho natin siya. Kaya mga kapatid, kumapit lang tayo sa Panginoon, patuloy naman ang palataya, dahil ang siyang nananatili hanggang wakas ay maliligtas. Tayo po ay umukot manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa inyong mga mensahe, salamat sa inyong mga salita. Lord, dalangin po namin, Panginoon, that you will continue to reign in our lives, in our hearts, in our minds, O Lord. Ano man yung mga bagay na bumabagabag sa amin, ano man yung mga bagay, Panginoon, na mga nararanasan naming mahihirap, matitindi, Panginoon, sa mga panahon naming ito, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin that you will continue to give us strength that we need. You will continue to give us the courage. And Lord God, you will continue, Lord God, to strengthen us from the inner man. Kaya salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami, lahat ng mga bagay nito ay malalagpasan namin, mapagtatagumpayan namin sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. I continue to declare abundant and great blessing, Lord God, special favor upon your people. And Lord, we declare the victory in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless us all. Praise the Lord.